Alright, so ayan guys, no, may pupunta na naman ulit tayo. So alam niyo ba yung sikat na kainan dito sa may ano yun? Governor Park, dito sa may Pets Bulalohan. And so meron po siyang bagong-bagong bukas dito sa may Francoville, dito sa may old na Chinese Filipino Hospital. Ayan, so pinapainit ko lang yung motor, then punta na po tayo, no? So try lang natin kung ano yung difference ng sa Gopak and then dito. Ayan, so try natin yung mga half-half nila, yung mga seasoning nila. Ayan, okay, so maya-maya na lang guys, wala lang tayo ng video mamaya dun sa labas para sa mga hindi nakakaalam. Right, see you guys later. Real quick, ayan guys, no, Pets Bulalohan and Sisigan, yan dito po sa may Francoville Road, dito sa may malapit mismo, katabi mismo ng Filipino Chinese Hospital noon. Ayan, so kung alam niyo po doon, ayan, andun po sa taas niyang, ayan, second floor. Ayan, so hindi na po tayo nakapagganong video sa loob, and then nakapagganong nag-video din habang kumakain, kasi alam niyo naman, syempre sa Pets, sa may, kung lagi po kayo dun sa may Gopak, and laging puno, di ba? Paano ka makakapag-set up doon? And ganun din sa may ano, ganun doon sa may Francoville. Puno din nung pumunta kami. Walang space para makapag-set up ng ating camera, ating cellphone. And maingay din kasi yung sasakyan, and then may radio din. Eh mahirap na, baka ma-CPR din lang tayo dahil doon sa music, no. So dito na lang ako mag-ano, dito sa bahay, dito na lang ako mag ano yun, feedback. Ayan. So masarap din siya, kagaya din doon sa Pets sa may Gopak. So same din, same yung mga orders doon, same yung mga pwede mong orderin, like mix, yung mix na anong half-half. Yun, pinapaitan, na-try din po namin yung pinapaitan nila, masarap. Ano pa ba? Yun. And then same din siya sa may parang sa may Gopak din, around 3 to 5 tables lang. So unahan din lang, and antayan ulit, no, di ba? Sana yata si Sir Pets, yung may-ari ng Pets Sisigan Bulalohan, na magpantay. So yun lang guys, ayan, so at least may dalawang option tayo pag gusto natin ng Pets, no? Pwede tayo sa may Gopak, and pwede rin po tayo dito sa may Francoville. Ayan, so yun lang guys, and sa mga kasabaw natin dyan, ayan, so open na po sa may Pets Francoville. Ayan, problema lang po natin dun is yung parking. Mayroon po tayo mga sasakyan. Ayan, problema, parehas din. So, although parehas din kaya, no? Parehas din sa yun, sa ano yun? Sa Gopak, na parking din ang problem. But at least ito, sa may Gopak, meron, marami tayong option na pwedeng pagparkan, eh. Sa may Francoville, yun lang yung ano, yun lang yung ano doon, kung wala po, kung may sasakyan po tayo, mas better na maghanap na po tayo ng parkingan at sa malapit.
And then maglakad na lang po tayo or mag-jeep. Or kung better yet, iwan na lang natin yung sasakyan. And mag-jeep na lang or mag-taxi, no? Kung talagang gusto natin kumain sa My Pets. Ayan. So open po sila, ano yun, hanggang 10? Yes, hanggang 10 po ng gabi. 8 to 10 yata, ayun, nakalimutan ko yung tinanong ko. Pero hindi na po sila nagti 24 hours kasi dito sa ating mga pandemic. Ayun, so yun lang guys, and thank you very much. And please don't forget to like and subscribe. So maraming salamat guys, and see you again on our next vlog. Ayan. Ayan, ha? So, ayan, guys. No? So, ito po yung tinatawag nating inasin. Ayan. So, ito naman ang ating itag. Alright. So, kung titignan nyo, maitim siya. Kasi nga, ano yan? Na-smoke na lagay sa ating ano yung fireplace, yung traditional kasi is nilalagay sa fireplace. Pero ayan, inasin, in a sense na from its word itself, inasin. Ayan. It was cured in asin, salt. Ayan. So ang difference niya, ayan, no? Kung titingnan nyo, hindi siya maitim kasi hindi siya smoke. Ano po siya? Sun dry. Ayan. So sun dry po ang way of preserving niya. Pero it was marinated in salt for days, and for more than days or weeks.